Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness. For His name's sake. Awitin po natin ang To God Be the Glory. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito na Ikaw ay amin muling makasama at masamba, O Diyos. Pagpalain mo ang bawat isa na mga nakikinig, Panginoon, sa midweek service na ito. Nawa ang iyong banal na Espiritu ang manahan sa bawat puso at isipan ng mga lahat na nakikinig. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pagbasa sa banal na kasulatan ay mula sa sulat ng mga awit, Kabanata 23, Kabanata 4 hanggang 6, at siyang batayan ng mensaheng dadaling ko sa inyo sa gabi ito. Psalms 23 verses 4 up to 6. Ang sabi, dumaan man ako sa dilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ikay aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo, na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay binubuhos, sa aking saroy, pagpapalay, bubus-lubos. Kabutihan, pag-ibig mo sa akin di magkukulang, siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay.
at magpakailanman sa bahay ni Yahweh mananahan. Ito ang salita ng Diyos para sa kanyang bayan. Alala.
isang mapagpalang gabi sa ating lahat, sa bawat tahanan, Taytay United Methodist Church. Isang kagalakan na muli ang aking sambahayan at bahagi ng Baras UMC ay magdaos ng inyong midweek pagsambahay at tunay na napakabuti ng Diyos at naipapahayag natin sa Kanya na kailanman hindi magiging hadlang ang anumang pangyayari sa ating kapaligiran upang isagawa ang midweek service sa pamamagitan ng ating pagsambahay. Tayo manalangin at patuloy ka namin pupurin sa sambahin sa bawat tahanan sa gabing ito. Itataas namin ang iyong pangalan. Nawa pagpalain mo ang mensaheng aking dadalhin at maging inspirasyon namin lahat ang mensaheng ito, O Diyos. Dagdagan mo ako ng iyong karunungan. Ibukas mo ang puso't isipan ng mga tagapakinig sa bawat tahanan. At itinataas namin sa iyo ang aming internet connection na maging matatag ito hanggang maitapos, mairaos ang gawain ito, O Diyos. Sa iyo ang pinakamataas na pagpupuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang teksto ay gagamitin ko sa gabing ito base sa ating scripture reading na makikita sa Psalms 23 verses 4 to 6. At hindi ko na babasahin ito ulit. Nais ko sabihin sa inyo sa gabing ito na may mga tagpo sa Bible na kakikitaan natin ng kakaibang kapangyarihan o puwersa, mga malalalim na mga salita na lalo kapag binabasa natin ay talagang mapapawaw tayo sa mga sinasabi ng mga salitang ito na punong-puno ng damdamin. Ang tinutukoy ko, mga kapatid, sa gabing ito ay ang ating teksto mula sa mga awit 23. Na yun ay mga tagpo sa Bible base sa Psalms 23 na ipinahayag ko sa inyo. Ang sabi nga sa chapter 23, ang Psalms mismo, ang mga awit, ay nilalarawan na isang lunti ang pastulan. Na ang sabi mismo sa Salmo, ito ay may payapang tubig, still water. At sa Psalms mismo din ito, sinasabi na napapanumbalik ang ating mga lakas. At kung inyong i-imagine, mga kapatid, parang isang bata na naglaro, natutuwa, panatag na panatag sapagkat may tatay siyang nakahandang tumulong sa kanya at may bahay siyang tiyak na uuwian na nag-aantay ang kanyang tatay. Psalms 23 is very personal. Pansinin ninyo, mga kapatid, sa English version o kahit na sa Tagalog, mapapansin nyo na hindi binanggit dito yung we, us, they, o kung ano mang plural na pronoun, kundi ang sabi rito, my and me, I and you. Kasi ito yung buhay na patotoo ni Haring David. Personal testimony ni Haring David. At kung minsan kaming mga pastor, ang Psalms 23, madalas na sinesermon namin sa mga funeral services o sa mga patay. Ito ay mahalaga sa ating lahat kung susuriin ninyong mabuti, isang gamot sa ating mga sugatang kaluluwa. Kaya nga itong Psalms 23 ay napaka-friendly na Bible verses. Kasi it covers all of life. Kasi nga kapag ma-imagine mo yung simpleng kagandahan dito na binabanggit yung lunti ang pastulan, greener pasture, eh talagang marirefresh ka, lalo na kung ikaw ay stress, no? Yung payapang tubig na binabanggit dito, ma-imagine mo na napakasarap paliguan. At yung madilim na lamba, kahirapan at kaaway, matitiyak mong may tagapagtanggol ka. Again, this is David's testimony. His personal experience with God. He has experienced God in these ways. Narinig niya ang boses ng Diyos. Sinundan niya ang pangunguna ng Diyos sa kanya. Nadama niya ang pagmamalasakit ng isang ama. Sa kabila ng kagandahan ng mga salita na nababasa, marinig natin, naroon din yung mga salita ng kaaliwang na sa gitna ng mga kaguluhan, kahirapan na nararanasan niya,
ay mararanasan pa rin natin at naranasan ni David ang kapangyarihan ng Diyos. Ipinahayag sa ating teksto ngayong gabi, mga kapatid, na sa gitna ng mga kahirapan at mga pagsubok sa ating mga buhay, na napakalapit o higit na malapit ang Diyos sa atin. Na kung minsan naisip natin na parang iniwan tayo, pinabayaan tayo ng Diyos. Pero ang totoo, makikita natin ito that David's confidence in times of dark valley ay ganun na lamang katibay. David tells us that even in the valley of the shadow of death, hindi siya natakot o nag-alinlangan na harapin ang krisis sa kanyang buhay. Ngayon, isipin ninyo mga kapatid, paano kaya natin naharapin ang mga dark valley na ito? O krisis sa ating mga buhay? Kaya ang tawag ko sa mensahe sa gabi ito, confidence in times of our dark valley. Muli ang tanong sa atin, paano natin naharapin ang mga dark valley natin na hindi tayo natatakot o may stress? How did David do it? Again, mga kapatid, sa buhay ni David, batay sa kanyang patotoo dito sa Psalms 23, David tells us his confidence came from three ideas. Makinig kayong lahat. Una, nanatili si David sa presensya ng Diyos. Sa verse 4 ang sabi, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ikaw ay aking kaagapay. Ipinakita mo sa akin yung iyong tungkod na siyang aking gabay at sanggalam. Ipinakita sa atin ni David na napakalapit ng presensya ng Diyos sa kanya. Sapagkat ang katotohanan, tayong lahat, kapag dumaranas tayo ng mga pagsubok, kahirapan at krisis, dadarama natin na parang napakadilim ng daraanan natin, ni konting ilaw, parang wala na tayong maaninag na pag-asa, natatakot tayo sapagkat may posibilidad na mga kaaway natin nag-aabang at nakahandang saktan tayo anumang oras. Subalit ang ating pastol sa gitna ng mga krisis, may gustong sabihin sa atin, I will be with you. Kaya mga kapatid, sa panahon ng inyong mga dark valley, huwag ninyong daanin sa alak o drugs or find some other source o kapalit that you think will help you get through our dark valley. All you need is our shepherd. Amen? Gaya ng sinabi sa Hebrews chapter 13 verse 5-6, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kaya't malakas ang loob kong nasasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot, ano ang magagawa sa akin ng tao. Mga kapatid, there is no valley, no matter how dark, na lalakarin nating mag-isa. God will not leave you alone. Amen? Ikalawa, nakita ni David ang kapangyarihan ng Diyos. Ang tungkod ng pastol, yung tungkod ng pastol ay halos 2 metro ang haba nito. Yari ito sa matibay na kahoy o yanto. Hindi ito gamit ng pastol para gawin niyang personal na tungkod sa paglalakad. Sa halip, ito ay panghampas niya sa mga mababangis na mga hayop na atake sa mga inaalagaan niyang tupa. Ano ang ibig kong sabihin, mga kapatid? Inilalarawan ito ang kapangyarihan ng pastol na gamit niya ito laban sa mga kaaway, sa mga mananakit sa kanyang mga tupa. Sinabi ni David na wala siyang takot sa kahirapan dahil sa kaaliwan ng kapangyarihan ng Diyos na pinoproteksyahan siya mula sa kung anumang kalaban ay nahaharap sa kanya. Kaya hindi niya kailangang matakot dahil nariyan ang tungkod ng Diyos na magtataboy sa mga mananakit sa kanya. Alam niyang higit na makapangyarihan ng Diyos sa kanya na laging nakatingin, nakamasid sa kanya saan man siya pumunta. Gaya ng sabi sa 1 John chapter 4 verse 4, ang espiritu na nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa espiritong nasa mga makasanglibutan. Amen. Pangatlo, naranasan ni David ang pangunguna ng Diyos.
Ang sabi sa verse 4 sa bandang uli, ang tungkod mo at pamalo ang aking gabay at sanggalam. Ang tinutukoy ni David ay yung mga kaaway niya na kakaharapin. Gagamitin ng isang mabuting pastol ang kanyang tungkod upang gabayan ang mga tupa pagkat sila'y baka sila maligaw papunta sa mga kaaway. Isang mahinang tapik lang ng pastol sa pamamagitan ng kanyang tungkod sa tagiliran ng mga tupa, magagabayan at maibabalik sila sa kulungan o sa ligtas na lugar. Sapagat kung wala ang tungkod na iyon, sa isang saglit lang din, kayang-kaya ng kaaway na i-guide ang mga tupa sa kapahamakan at ito'y tuluyan o maaaring mahulog sa bangin. Laalim si David na lubos siyang binabantayan ng mabuting pastol na sa lahat ng kanyang mga hakbang, anupat natatakot man siya sa kamay noon ni Haring Saul na gustong-gustong patayin kasama ng mga sundalo o kawan ni Haring Saul, confident siya na ililigtas siya ni Yahweh, makakatawid siya sa kadiliman ng mapayapa at ligtas. Naniniwala si David na ang mga kadiliman sa kanyang buhay ay may bungang kabutihan sa kanya at pagpapala. Natutunan niyang sumunod lang sa gabay ng Diyos at siya'y magtatagumpay. He stayed close, trusted in God's protection, leading and guidance all the way. Amen? Mga kapatid, bakit ko ito sinasabi sa inyo sa gabing ito? Ano ang ibig kong sabihin dito? When you find yourself weak, in the dark, uncertain of the future, mga kapatid, at parang wala ka ng maaninag na liwanag, halos give up ka na, look up. Focus your eyes on Jesus, your good shepherd. Stay close to Him. Trust, magtiwala that He knows the way through this dark valley. At makikita natin, makikita ninyo na payapa at ligtas natin malalampasan ito. Mga kapatid, paniwalaan natin that He has a good reason kung bakit niya hinahayaan na maranasan natin ang mga dark valley o crisis na ito, even though it is hard and unfamiliar. At panghawakan natin na may naghihintay na pagpapala on the other side of this dark valley. Again, focus your eyes on Jesus, our good shepherd. Tulad ni David, kaya nasabi niya sa gabing ito, "The Lord is my shepherd." Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Pastor, sa inyong mensahe. Nasa panahon po tayo ng ating pagkakaloob. Generosity is impossible apart from our love of God and of His people. But with such love, generosity is not only possible, but inevitable. Manalangin. Muli o Diyos, narito ang mga handog namin, kapahit na ganito ng aming katiyakan na nariyan ka palagi, at ibinabalik namin ang mga handog na ito, mga handog sa bawat tahanan, kapahayagan nga na minamahal ka namin at buong puso namin itong pinagkakaloob sa iyo. Sapagat ang kinin namin ang pangako mo na ibabalik mo ito ng higit pa sa pinagkakaloob namin, hindi lang sa material na bagay, kundi sa kalakasan at kalusugan. Pagpalain mo ang mga kaloob na ito sa bawat tahanan at nandito sa amin, magamit nawa ito sa pagpapatuloy na gawain at pagmimisyon ng Iglesia ito, O Diyos. Purihin ka namin sa pangalan ng Diyos. Amen. Awitin po natin ang hymn of preparation, Sweet Hour of Prayer. Amen.
ay manalangin at sa diwang ito, aking dadalhin sa Panginoon ang may mga sakit, mga nanghihina, spiritual, physical, at aking gagarantihan sa inyo sa gabing ito, sa bawat tahanan ninyo, ang imposible sa atin mapangyayari ng Diyos. Siya ang bumuhay ng patay, nagpadilat ng mga bulang, nagpabalik ng mga paningin, nagpabalik ng mga pandinig, nagpalakad sa mga pilay, at ang wika niya, kahit na sa panahon nito, magaganap ang mga mirakulong ito kung matatagpuan niya tayo na kahit na sinilaki na buto na mustasa ng pananampalataya, mapangyayari nga natin ang mga imposible sa atin. Tayo'y mananalangin. O Diyos, isang kagalakan muli at katiyakan na ikaw nga ang aming pastol na laging nakamasid sa amin. At sa aming pagpapatuloy, ang aming mga katawang pisikal ay humihina, nagkakasakit, O Diyos, at nais namin na patuloy kang paglingkuran sa lahat ng pagkakataon sa anumang edad namin, O Diyos. Kaya, Panginoon, inilalambing namin sa iyo na ang kalakasan, kalusugan ay patuloy naming maranasan. Na sa bawat paglilingkod namin sa iyo, O Diyos, ligaan mo kami ng matang malilinaw, mga pandinig na matatalas, mga kasukasuhan na malalakas, O Diyos, na makapunta at makabalik kami sa iglesia at sa aming tahanan at maganap namin ang mga gawain. Kaya, Panginoon, sa gabi ito, ang mga miyembro, mga individual concerns, itinitaas ko sa iyo, ang mga kapatid na Luther, Calderon, Partosa, O Diyos, sa kanilang panghihinang pisikal na pangangatawan, O Diyos, ikaw lamang ang aming manggagamot. Ang kapatid na Arlene Santos, itinataas ko sa iyo. Ang kapatid na Linda Leongson. Ang kapatid na Ivan Bulak. Kapatid na Elma Mariano. Kapatid na Gloria Dolores. Louis Francisco. Baby Rose. Kapatid na Eliseo de Borja. Ang mga may sakit na nasa ospital, O Diyos, ang patuloy na nagkakasakit na mga kapatiran sa pamamagitan ng COVID-19, O Diyos, ay aking itinataas, inilalambing lahat sa iyo. Mga elders ng aming iglesia, na patuloy na kipinagpupulutan namin ang inspirasyon na sa kabila ng kanilang mga katandaan, O Diyos, ay patuloy na naglilingkod sa iyo, Panginoon, sa buhay na natitira nila sa mundong ito, bigyan mo pa ng kalakasan, kalusugan, at patuloy na makapaglingkod sa iyo ayon sa kanilang mga hangarin na hanggang sa huling hininga, purihin, sambahin ka, O Diyos. Kaya ang lahat ng mga kapatid na ito, sa pangalan ni Jesus, sa kanilang mga tahanan, sa kanilang kinalalagyan, pagkakahiga, pagkakaupuman, O Diyos, in Jesus' name, ang inyong mga kamay ay idampin ninyo sa mga sumasakit na mga pangangatawan ninyo. Receive healing in Jesus' name at dadaloy ang banal na presensya ng Diyos na kagalingan sa inyo sapagkat nais na nais niyang i-bless ang lahat ng umihiling ng kalakasan, kalusugan sa gitna ng mga tao na material ang hinihingi. Ngunit narito kayo na kalakasan at kalusugan, bakit hindi ito ay pagkakaloob ng dakilang manggagamot sa mga sandaling ito? In Jesus' name, receive healing in Jesus' name. At patuloy niyong gamitin ito sa paglilingkod, pagpupuri, pagsamba sa lahat ng panahon, maulan o maaraw man. Ang lahat ng mga biktima ng mga depression, anxiety, o Diyos na hindi kayang gamutin ng kung sino man mga payo, ikaw na nakakabasa ng puso't isipan namin, o Diyos, ikaw na lumikha sa amin, ikaw na nakakaramdam ng dinaramdam ng bawat isa na minsan nakipamuhay ka sa mundong ito,
naunawaan mo ito, danas mo ito sa pangalan mo, aking Yesus. Panumbalikan mo ng siglang espiritual ang mga kapatid na itong dumaranas ng depression at anxiety. At sa iyo lamang hanapin ang kaligayahan, kagalingan ito, sapagkat sa iyo nga lamang ito matatagpuan. At binibigay mo ito sa lahat ng lumalapit sa iyo na may dalisay na puso. Uli, ang mga kapatiran ito, Diyos, ibangon mo at sulitin nila ang panahon, kalakasan, kalusugan sa paglilingkod sa iyo, sapagkat walang nabalitan ng sino mang naglagak, nagtiwala sa iyo, ay iyong pinabayaan. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng pagpapala na ipinagkaloob mo sa amin. Amin pong dinudulog sa inyo ang aming mga manggagawa mula sa aming bisya, pastor at dioneses. Sila ang nangunguna sa aming mga gawain sa iglesia. Bigyan niyo po sila ng kalakasan at karunungan upang magampanan nila ng maayos ang kanilang mga tungkulin. Di namin makalimutan ang aming mga church leaders at church workers. Bigyan mo sila ng willingness to serve at wisdom sa pagtaguyod ng mga church activities. Pagpalain mo ang aming mga program and church activities. Nawa ang lahat ng ito ay maging matagumpay. Bless niyo rin po ang aming mga miyembro na maging excited lagi sa pagpunta sa church para ma-appealing ka. Bless niyo rin po ang kanilang mga negosyo, trabaho at iba pang pinagkakitaan. Nang sa gayon ay willing nilang ibalik sa inyo ang natanggap nilang pagpapala. Sa lahat ng mga lay organization, gabayan niyo po ang kanilang mga gagawing activities, pati ang pag-elect ng mga bagong officials. Ang mga activities sa conferences ay iyo din pagpalain. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, lubos kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Dinadalangin ko po ang Taytay-United at Methodist Christian School. Gabayan niyo po at bigyan ng karunungan ang mga officer, teachers, faculty, and staff ng paaralan na ito na magampanan ang kanilang tungkol. Bigyan niyo po sila ng lakas sa pang-araw-araw upang makapagtrabaho ng maayos. Gayun din po sa parents at guardians na patuloy na gumagabay sa mga estudyante. Naway ang mga mag-aaral ay di magsawang matuto at magpulo sa iyo. Dinadalangan ko din po ang financial status ng paaralan na maging stable. Tunay nga po na napakabuti mo sapagkat hindi mo pinapabayaan ang paaralan kahit na pandemic. Naway patuloy na masanay ang mga guro at estudyante, ganun din ang mga magulang. Sa bagong sistema ng pagtuturo, naway hindi sila mahirapan sa pag-a-adjust at patuloy na mag-aral at mag-trabaho. Sa pangalan ng Jesus, amen. Patuloy ka namin pinupuri, Panginoon, at lubos na pinasasalamatan sa lahat ng kabutihan ninyo sa amin. Dinudulog namin sa inyo ang aming mga frontliners dahil hindi pa rin natatapos ang pandemya ito. Bigyan niyo po sila ng kalakasan at mga panlaban sa anumang klaseng panganib na kinakaharap nila. Dinadalangin namin ang aming presidente sa natitira pa niyang termino kasama ang kanyang mga kabinete. Nawa bigyan mo pa sila ng karunungan at kagalakan sa pagpapatupad ng kanilang mga tungkulin. Nawa maging mapayapa at maayos ang eleksyon sa May 9. Walang dayaan, walang sakita na mangyayari. Magtalaga po kayo ng mga leader mula president hanggang mayor na may pusong maglingkod sa sangkatauhan. Payapain niyo po ang giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia. Sa nangyayaring ito, marami ang nadadamay, pati na ang ekonomiya sa buong daigdig. At higit na apektuhan at nahihirapan ang mga tao dahil sa nagmamahal ang lahat ng mga bilihin. Kaya Lord,
Nawa magkaroon na sila ng pusong mapangunawa at pusong mapagmahal para maging maayos na ang lahat. May all of us must have wisdom, knowledge, strength, courage, and obedient heart to live a new normal life. In Jesus' name we humbly pray. Amen. Dumako po tayo sa ating closing hymn, Have Thine Own Way, Lord. Pagpupuri at pagsamba ay binabalik namin sa iyo, O Diyos, sa mga sandaling ito. At sa pagtatapos ng aming gawain sa gabing ito, na-realize namin, O Diyos, sa kabila ng mga pag-aalinlangan namin, pag-aalala, pagkatakot, nariyan ka na laging nakamasid kasama namin at kailanman hindi kami iniwan. During in times our dark valley, niyayakap mo ang bawat isa sa amin. Kaya patawarin mo kami, Panginoon, kung kami may nag-aalinlangan o nagduda sa iyo, sa iyong kapangyarihan. Na-realize namin sa gabing ito na ang iyong mga tungkod ay laging nakahanda upang itaboy, papalayo, at hindi kami masaktan sa pamamagitan ng mga kaaway at mananakit sa amin sa panahon ng aming mga dark valley. Sa unti-unting pagbabalik ng aming ekonomiya, O Diyos, nagbabalik trabaho, negosyo, o anumang hanap buhay ang bawat isa, lalo na ang nasa bawat tahanan ngayon, dalangin ko, O Diyos, anumang mga trabaho, negosyo, kabuhayan man, tindahan, o sa bawat opisina, itinataas ko sa iyo na patuloy na maging matatag ito at patuloy na matugunan ang lahat ng mga pangangailangan sa bawat tahanan, lalo na ang pag-aaral ng mga estudyante namin mula kinder hanggang college, O Diyos. Nang anumang mga nawala sa amin sa panahon ng mga pandemya, ay pinakita mo sa amin na tinwist mo ito into blessing, O Diyos. Nakita namin ang kaparaanan mo. Nakita ka namin na hindi ka nagpabaya, pinagkulang o kami iyong pinabayaan. Kaya patuloy ka namin pupurin, sasambahin,
sa lahat ng panahon. At minsan pa, O Diyos, ang bawat miyembro, mga leaders mula kabataan hanggang matatanda, mga bata, O Diyos, ng iglesia nito, sa pangunguna ng Church Council, sa pangunguna ng mga kamanggagawa, mga pastor, diakonesa, itinataas ko sa iyo, O Diyos, na sama-sama naming pangunahan ang gawain ng iglesia ito, O Diyos, na hangarin, abutin ang bawat sulok ng probinsyang ito ng Rizal at lumabas pa upang ipahayag ang mabuting balita. Pagpalain mo mga bubuksang mga misyon sa kabilang ibayo, sa kabilang mga probinsya, O Diyos, lang mga humahayong ito kailanman ay hindi masasayang ang mga effort na ito, O Diyos, sapagat nagagalak ka sa pagtupad namin na ipahayag ang mabuting balita, lalo na sa mga hindi nakakakilala, lalo na sa mga hindi naabot ng balita. Kaya lahat ng protection mo ay ipagkaloob mo sa mga misyonero, misyonera ng Taytay United Methodist Church at ang lahat na mga gastusin, O Diyos, kakailanganin matagal mo nang inihanda noon pa man bago pa namin naisip magmisyon. Kaya ligaan mo kami ng pusong willingness na maulan o maaraw man ay humayo kami sapagat kakasamahin mo kami at ang ipahayag naming mga salita ay matagal na lang handa na mamumutawi sa aming mga bibig kung kami magpapasyang na hayo. At ang mga pagpapalang ito, O Diyos, ay ibabalik mo ng higit pa sa iniisip, pinapangarap namin sapagat minsan mong binitawan ito, O Diyos, na lalo mo pang pagpapalain ang iglesyang nagmimisyon, ang kapatirang nagmimisyon alang-alang sa mabuting balita. Kaya sa gabing ito, O Diyos, malakas ang loob naming masasabi dahil sa kaharanasan ni Haring David na ikaw nga ang aming mabuting pastor. Kaya Panginoon, pinupuri at pinapasalamat ka namin. Pagpalain mo ang Taytay United Methodist Church. Pagpalain mo mga iglesyang nasasakupan hanggang doon sa kabilang ibayo, hanggang dito sa Balas UMC. At pinapangako namin sa iyo, Panginoon, na sa lahat ng pagkakataon, ipangangaral namin ang mabuting balita. Muli, O Diyos, sa gabing ito, itinataas namin ang makapangyarihang pangalan mo. Sa pangalan ng aming Jesus. Amen. Mga kapatid, sa bawat tahanan at dito sa aking pamilya, ang ating gawain ngayong gabi ay natapos at nag-iwan ng inspirasyon sa atin sa pamamagitan ng buhay ni Haring David. Sa ating paglakad, pagharap sa ating mga dark valley, matitiyak natin sa gabing ito na kasama natin ang ating mabuting pastol, kaya wala tayong dapat ikatakot. Liyayakap niya tayo lalo tigit sa panahon ng mga dark valley na ito. Kung ganun, ang pagmamahal, pag-iingat, kapayapaan, pagpapala ng ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak si Jesus, pakikipisa ng kanyang banal na Espiritu, sumainyo lahat, sumatahanan ninyong lahat magmula ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.